Welcome to my channel. So for today's video, this is about the aftermath of the super typhoon that. So ganito. So I've been trying to really do like while I'm talking and then after this showing you the video of the aftermath. But then again, na-realize ko ang haba-haba na pala ng sinasabi ko. Tinugtong ko pa yon, lalong hahaba, hindi na kayo manonood. Di ba nakakatawa yun? Mahaba. Mahaba yung video. Di ba haba yung video? Kaya ito na lang. Tapos pindutin nyo na lang yung another uploaded video ko. Doon nandun yung aftermath ng super typhoon. Nung nag-video na ako. So, parang hindi nga siya tipong... It wasn't really planned na mag-video ako. Kasi nga, kuryente, walang... Alam mo yun, saan ka mag-charge ng phone? My gosh, ang hirap walang kuryente ng mga time na yun. So, alam mo yung mabigat, nung mga time na yun, napakabigat sa dibdib ng pag kumukuha ka ng video. Kasi nakikita mo talaga yung damage na ginawa ni Odette sa mga tao. So, yung mga bahay, alam mo yung nararamdaman mo yung nararamdaman nila kasi may mga nakikita ka mga bata na nasa kalsada. Nakangiti pa din, nangihingi ng pera, nangihingi ng pagkain, yung mga time na yun. This was 13 days after. So, the purpose of going there was just to visit and to check on what's going on, what happened to them sa relative ng nanay ko. Hindi naman namin kilala talaga yung relative ng nanay ko kasi never saw them. Probably nung mga bata may. Pero, growing up, really, I don't know them. And I think vice versa, they don't know me. So it was the first time. But the thing is, when we arrived there, ano pala? Mayaman pala sila. Malaki pala ng bahay. My God! Lahat pala ng mga anak, parang ano... Nasa ibang bansa pala. Until now, nagtatrabaho pala din now. So, it was shocking. So, napakasimple nila. Pero napakalaki ng bahay. Nakakahiya. I-introduce pa ako ng tita ko doon. Kung ano yung nanay ko doon sa kanila. Na, kasi they ask, anong trabaho ko, sabi mo, kakatulong daw ako. Para daw mabigyan kami ng pera. Tawa, diba? Pero, no way. Hindi kami binigyan yun. Tita ko lang binigyan. Gusto rin kung humingi ng pera. Anyway, so yun na nga. Okay naman pala sila. So, right after that, we just had our lunch. And after that, we go home. Now, we get to, parang we talk. Okay, and then, kwentuhan pa sila. So, after that, maybe an hour or something, we decided to go home na. To go back home. So, about the typhoon, Days before that, we already know na may paparating na malakas na bagyo, ganyan. But I think, alam mo yung kahit yung puno, walang kahangin-hangin, hindi mo siya nakikitang nagsiswing, parang ganyan. Kasi napakatahimik. Sa sobrang tahimik niya, nakakatakot siya. Alam mo yung sabi, the calmness before the storm. Ganon siya. So yung mga matatanda na dito sa amin, sabi na nila na malakas to kasi talagang wala siyang, walang galawan. Yung mga galaw, walang kahangin-hangin. Tapos ang init. So natatandaan ko dati, natandaan ko lang, during Yolanda, yung typhoon dun sa Tacloban City. Ganon din siya. Napakainit dito sa lugar din namin yung time na yun. Tapos napakalakas siya. Tapos yun nga, so on the day ng typhoon, wala pa din. Anong umaga, mainit siya. Hanggang siya, medyo dumilim na. 3 PM, na siya. My God, malakas na siya. So sa taas ako, inukuhanan ko na ng video yung sa labas. Grabe, nagsaswing na. Tapos, nakita ko na bandang mga 3:30 may
sangang nabali na yung punong lusa na nakikita namin. Tapos yung kaimito, yung sanga niya, yung kaimito, natumpa na. Tapos yung mga sanga ng akasya, bali na siya. Nahubig si paghulog na sabi ko, malakas talaga siya, ang lakas niya. Kaya nung mga bandang 3 to 4 p.m., kabado na ako nung mga time na yun, pero parang feeling ko, kaya ng bahay ko. With 3 to 4 p.m. Roughly around mga almost 5. Ayun na, nag-send na ng message yung NDRMC and signal number 5 na daw kami. Sabi ko, oh my God, signal number 5? Parang first time nasa na signal number 5 kami. So yun na nga, around 6 to 8 p.m. Yung pinakamatagal, pinakamahabang 2 oras sa buong buhay ko. As in, grabe yung takot tsaka nervous ko. Yung hangin niya, may kasama ng tunog, may kasama ng ako na lang within those, in the span of the 2 hours. Alam mo yung nagro-rosaryo na, nagpa-pray na ako. Diyos ko, parang, ano ba yun, magiging katapusan na ba to? O magiging baba yung bahay? Kaya ba ng bahay? Ganun na yung mga naiisip ko. Kasi sobrang lakas niya talaga. Yung kada hapak niya sa imong ato, karamuhangin nga ang suka sa ngatanan, parang uyog dyan yung imong bahay nga, aray gino'n kong giatay mo. Matangtang naman kasi siguro na yung imong ato. Sobrang lakas niya talaga. Yung hangin ang sobrang lakas. Grabe. After that 2 hours and a half, mga ganun, 8:30, mga 9 o'clock. 9 o'clock, okay na siya. Pero may hangin pa din, pero medyo kaya nang lumabas. Mga 10, yung, kasi tinitignan ko yung oras. Yung paglabas namin, alam mo yung mga tao talagang tinitignan na yung mga bubong, kung meron pa ba, nandyan pa ba. Ako naman, sinigawan ko na yung kapitbahay ko. Tignan mo yung bahay ko, may bubong pa ba? Ganun ako. Ganun. Tapos tulungan na, ganito, si ano, yung bahay niya. Tapos kinabukas, nakita talaga yung damage niya. Yung kabunduka, as in, grabe yung mga niyog, yung puno ng niyog, wala talaga. Ilang araw kaming libre ng ano, buko, tsaka, alam mo, yung masama mga roof, makikita mo na yun sa mga kapitbahay mo. Wala na silang mga bubong. A lot of people lost their houses. But I don't see people crying after that. I don't know why. Maybe we're just trying, everybody was just trying to be brave. It was sad. Very sad, oy. It was a tragic. I can say it was tragic. We can laugh at it now because tapos na eh, okay na eh. Everybody's trying to recover, to repair whatever can be repaired. We still have families across other parts of the Philippines are trying to connect with us. Trying to pray and praying. Yun na. So, napakalakas niya talaga. Si Super Typhoon na din. Napakalakas niya. Si we're signal number 5 eh. Dito sa amin. Panahon na yun. But the good thing about Mother Nature, alam mo yung sunod-sunod na araw, mga ilang araw ba yun? 8 araw yata yung sunod-sunod yung ulan. Para siguro ma-recover yung Mother Nature. May mga ibang pamilya umiyak. Probably after that, but within the neighborhood, I don't see any. A lot of people lost their houses, but you know, makikita mo talaga sa mga Pilipino yung nagpapasalamat pa din kahit paman nawala na ng lahat ng meron sila, basta lang buhay. Especially as Bisaya, we're very basta buhi, importante buhi. That's, I think, our mantra already. Pero nakakaiyak during the time. Pero ngayon, tinatawanan na lang namin. Alam mo yung sobrang thankful na lang dahil buhay ka. Di man ako nawala ng bahay, okay naman yung bahay ko kahit pa para sa awa ng Diyos.
Nawalan yung bahay yung kapatid ko, si buo, totally damaged. Nanay ko, partially damaged. Yung sa akin naman, partially, yeah, pwede na. Hanggang ngayon, wala pa rin akong bintana. Kaya mo napasag yun. Tapos may mga papagawa pa, lahat ng ilaw, hindi pa maayos. No? Tapos bago ko makalimutan, yung bahay pala na tinitira ng tita ko, who's 72, 71 years old, yun natumbahan ng isang buong niyog talaga, doon natumba, doon napunta doon sa bahay niya. So, as in, wala na siyang bahay. But anyway, the best thing about us Filipinas is our resiliency. Labi nag mga Bisaya, bigo lang importante buhi, bala na lang bahay niya, basta importante buhi. It's been more than 2 months after the typhoon. Nakakangiti na, okay na, moving on na, naayos na yung ibang bahay. Yung iba hindi pa naayos, pero nakakatawa na. There's no other choice but to keep on moving on and to move forward. Ganun lang talaga yun eh. I know this is not the last time nga magkaroon kami ng bagyo. Marami pa. I think there's coming. More typhoons are coming. But for as long as the one above us still going to give us a chance to live and experience life and experience Mother Earth, then let's keep on going. if you're watching this right now, I hope you also going to watch the second video, which is the video itself, the aftermath of the super typhoon. Have faith, keep on going. Thank you guys, have a nice day.